Arthur's POV. Maawa po kayo kay Michael! Kailangan niyo po ang tulong niyo! Agad na napakunot ang noo ko habang naglalakad papuntang living room ng bahay ko dito sa Alabang. Pamilyar sa akin ang boses kaya nagmamadali akong pumasok sa loob at naabutan kong nakaluhod at umiiyak si Vivian. Habang nagmamakaawa kina Mommy at Daddy, ang naalala ko kasi pinagbawalan ko na itong makapasok sa loob ng bahay dahil sa natuklasan kong kasinungalingan na ginawa nito sa buhay ko. Lalong-lalo na tungkol sa pagkatao ni Michael. Huling kita ko dito ay noong nasa ospital kami. Hindi na ulit ito nagpakita pa sa amin. Kaya inisip namin na tuluyan na itong sumama kay Herman. Wala naman akong pakialam kung sasama na ito ng tuluyan sa Herman na yon. Mabuti nga yun dahil hindi ko na masikmura pang makita ang pagmumukha nito. Sinira niya ang buhay ko. Sinira niya ang pamilyang pilit na binubuo namin ni Belinda. Kung hindi lang kasalanan ang pumatay ng tao, ginawa ko na sana dito. Kaya lang kahit papano, may takot pa din naman ako sa Diyos. Ayaw ko nang gumawa ng mga bagay na pagsisisihan ko bandang huli. Anong ginagawa mo dito? Malakas ang boses kong sigaw nang tuluyan na ako makapasok sa loob ng living room. Nadatnan ko si Mommy na prenteng nakaupo sa sofa at nagbabasa naman ng dyaryo si Daddy. Halos halika naman ni Vivian ang paa ni Mommy dahil sa labis na pagmamakaawa. Napaka-miserable ng itsura nito ngayon. Halos dalawang linggo ko din itong hindi nakita pero ang bilis nagbago ng itsura nito. Parang hindi nito ang dating Vivian na nakilala ko. Napakadungis nitong tingnan at halata na may malaking iniindaw problema. Arthur! Arthur! Nagmamakaawa ko sa'yo! Tulungan mo si Michael! Maawa ka! Umiiyak ng wika nito sabay tayo't lapit sa akin. Akmang hawakan ako nito pero tinulak ko na siya naging dahilan para muli itong mapaupo sa sahig. Matalim ko itong tinitigan. Lalo naman itong napahaguluhol. Wala ka ng karapatan pa para umapak sa pamamahay na ito, Vivian! Lumayas ka sa harap ko ngayon din! Galit na sigaw ko dito. Halos maglupasay naman ito sa sahig dahil sa matinding pag-iyak pero wala akong kahit na kaunting awa na nararamdaman dito. Alam ko ng karakas ng babaeng to. Magaling ito sa mga paawa effect. Kaya nga hindi itong bitaw-bitawan ni Mommy at Daddy. Lagi silang dinadaan sa paiyak-iyak noon pa. Akala mo kung sinong santa kung umasta sa harap ng mga magulang ko pero deep inside, napakaitim pala ng budhi. Mom, Dad, bakit yung pinapasok ang babae niya dito? Hindi pa ba kayo sawa sa mga kasinungalingan niya? Bakas ang pagpipigil ng galit ko sa boses habang sinasambit ang katagang yun. Hanggat maaari ayaw kong magalit sa sarili kong mga magulang, malaki ang respeto ko sa mga to at ayaw kong mabahiran ito ng kahit kaunting sama ng loob. Nagkatingin na naman ang mga ito at malalim na napabuntong hininga. Nagmakaawa daw kasi sa harap ng guard dahil gusto daw kami makausap. Sinamahan ang guard dito sa loob, sagot ni Mommy. Siguro kailangan ko na magpalit ng gwardya. Inis na bigkas ko't binalingan si Vivian na noon ay walang tigil sa pag-iyak. Napansin ko din ang pasaan nito sa mukha kaya nagtaka ako. Imposible namang si Mommy ang may gawa sa pasaan na yun. Arthur, nakikiusap ako sa inyo. Parang awa niyo na tulungan yung anak ko. Tulungan niyo si Michael. Umiiyak nitong wika. Wala akong pakialam sa inyo, Vivian. Wala ka na ba kahihiyan? Bakit patuloy mo pa rin pinagsisiksikan ng sarili mo sa pamilyang ito? Gayong isa kang walang kwentang babae. Isa kang basura at ahas na sumira sa pagsasama namin ni Belinda. Malakas na sigaw ko dito habang nalilisik ang mga mata. Lalo naman itong napaiyak. Arthur, pangako ito ng huli kong pakiusap sa'yo. Patawarin niyo ako kung nagkasala man ako pero... Pero hindi ko matitiis na makikita si Michael na unti-unting pinapatay ng sakit niya. Maawa ka sa kanya, kahit sa kanya na lang, kahit huwag na sa akin, Arthur. May sakit ang anak ko. May malubhang sakit si Michael at ikaw lang ang makakatulong sa kanya para maipagamot siya. Wala kaming kakayahan ni Herman na masustain lahat ng pangangailangan niyang medikal. Umiiyak na sagot nito. Pati ba naman sarili mong anak? Idadami mo din sa kalokohang ito, Vivian? Alam mo, napakasinungaling mo talaga. Paano magkakaroon ng malubhang sakit ang anak mo, gayong napaka-healthy nun? Alagang-alaga siya dati kaya imposible na yung sinasabi mo. Galit na sagot ko dito. Kahit papaano ay nagkaroon din kami ng bonding ni Michael.
Hindi may kakaila na nahulog din ang loob ko sa batang yun. Kaya kahit papaano, masakit para sa akin na malamang may sakit ito ngayon. Napaka-imposible ang sinasabi ng Vivian na to. Hanggang buto na talaga ang kasinungalingan nito. Wala na talaga itong pag-asa pa para magbago. May leukemia sa dugo si Michael. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang sakit na yun. Pero yan ang sabi ng doktor sa amin. Arthur, hindi ko kaya magsinungaling kung kapakanan na sarili kong anak ang nakataya. Maawa ka sa akin. Hindi namin siya kayang ipagamot ni Herman dahil pareho na kaming bankrupt. Wala kaming kapera-pera ngayon. Maawa kayo sa anak ko. Umiiyak na sagot nito. Para namang bomba na sumabog sa pandinig ko ang sinabi nito. Napalingon ako kina Mommy at noon ay nagulat din sa balitang hatid ni Vivian. Ano sabi mo? May leukemia si Michael? Paano nangyari yun, Vivian? Nag-aalala ang tanong ni Mommy. Hindi ko po alam. Sabi ng doktor kailangan niya ng masusing gamutan. Mahal ang mga kailangan niyang gamot. Kailangan na din niya ng mag-undergo ng chemotherapy. Dahil kumalat na sa buo niyang katawan na sakit. Umiiyak na sagot nito. Paano nangyari to, Vivian? Bakit ngayon mo lang ito nalaman gayong malala na pala ang sakit niya? Hindi mo ba ito napansin noon pa? Hindi ba't ikaw ang lagi niyang kasama? Bakas ang galit at paninisi sa boses ni Mommy habang sinasabi ang bagay na yun. Sorry po, akala ko po normal lang ang lagnat at sore throats na lagi niyang dinadaing. Akala ko wala naman problema kasi agad naman siyang gumagaling kapag nakainom ng gamot. Pero nung nahimatay siya, idinaan siya sa iba't ibang klase ng test at laboratory ng doktor at doon nila nalaman na may malubhang sakit si Michael. May leukemia anak ko't hindi namin alam kung saan kukuha ng pera para may pagumot siya. Umiiyak na sagot nito. Naikuyom ko ang aking kamao. Hindi naman kasi ako ganun kasama para pati isang batang walang kamalay-malay ay idamay ko sa galit na nararamdaman ko kay Vivian. Oo, masama si Vivian pero hindi ko kayang pabayaan na mapahamak si Michael para lang makaganti dito. Ngayon ko lang napatunayan kung gaano ako walang kwentang ina, Vivian. Pabayak at sarili mo lang ang iniisip mo. Kung inalagaan mo sana na mabuti si Michael, hindi sana hantong sa ganito ang lahat. Maaga pa lang sana na-detect na ng doktor ang sakit ng anak mo kung natutukan mo lang siya. Galit na sagot ni Mommy, lalo namang napaiyak si Vivian. Sorry po, aminado ako sa mga pagkakamali ko, pero buong pagpapakumbaba akong lumalapit sa inyo ngayon, para sa anak ko. Para sa anak ko, gusto ko pang madugtungan ang buhay niya, hindi ko kayang mawala siya sa akin. Umiiyak na sagot nito. Napatiimbagang naman ako. Naisip po sanang bagay na yan noon, Vivian. Sana inisip mong bagay na yan bago ka gumawa ng kasinungalingan na siyang dahilan ng pagkawala ng anak namin ni Belinda na si Raven Addy. Ngayon alam mo nang pakaramdam kung gaano kasakit mawala na anak, hindi ba? Galit na sagot ko dito. Napayuko naman to. Aminado ako sa pagkakamali kong yun, Arthur. Pero pinagsisisihan ko ng lahat. Patawarin mo ko. Umiyak na sagot nito. No, Vivian. Hindi na may babalik pa na sorry ang buhay na anak ko. Ang masaya namin pagsasama ni Belinda. Ang pagiging buo ng pamilya namin. Sinira mong lahat. Walang kapatawaran ang ginawa mong kasalanan sa amin. Galit kong sagot. Mahal kita, Arthur. Mahal na mahal kita kaya ako nagawang bagay na yun. Aminado ako naging makasarili ako pero pinagsisisihan ko na lahat. Handa akong ituwid lahat ng pagkakamali ko. Sagot nito. Bullshit, Vivian. That's bullshit. Sigaw ko dito. Napatayo naman si Mommy at hinawakan ako. Napansin marahil nitong pagpipigil na huwag saktan si Vivian. Tutulong kami sa gamutan ni Michael. Pero sa isang kondisyon, ibibigay mo sa amin ang buong kustutiya ng bata. Wala kang kwentang ina't hindi mo siya kayang bigyan ng magandang buhay. Hindi mo nga siya kayang ipagamot eh. Galit na wika ni Mommy. Natigilan naman si Vivian pagkatapos ay dahan-dahan itong napailing. Imposible pong gusto niyang mangyari, Mom. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Vivian na sumigaw si Mommy Alicia. Hep-hep, ayaw ko na marinig pa na tawagin mo kong Mommy. Simula nang malaman ko niloloko mo lang kami. Pinutol ko na kung anumang ugnayan natin, Vivian. Hindi na kita pinahihintulutan pang tawagin akong Mommy. Galit sa wika nito kay Vivian. Lalo naman itong napaiyak saka tumango. Doña Alicia, imposible po sinasabi niyo dahil tsak na hindi papayag si Herman. Gusto niya makasama si Michael. Hanggang sa paglaki kaya naman hindi ko may papangako na makukuha niyong kondisyon na yan. Umiyak na sagot nito. Pues, kausapin mong Herman na yon.
Wala kang makukuhang tulong sa amin kapag hindi ka pumayag sa gusto namin, Vivian. Siguro naman, hindi niyo hayaang mamatay ang inyong anak nang wala kayong ginagawang hakbang para mapagamot siya? Galit na sagot ni Mommy. Tawagan mo ko kapag payag kayo sa aming kondisyones, Vivian. Pag nagmatigas kayo, wala na kaming magagawa pa. Wala nang libre dito sa mundo, kaya naman mag-isip kayo. Hindi pwedeng iiyak ka na lang sa harap namin at magmamakaawa. Huwag na huwag mong kalimutan na ikaw ang naging dahilan sa pagka-aksidente noon ni Belinda at pagkamatay ng apo ko. Kung hindi sana sa mga kasinungalingan mo, hindi sana mangyayari ang ganitong bagay. Hindi sana magiging miserable ang pamilyang ito. Dapat nga sa'yo ipakulong eh. Kahit na lumuha ka pa ng dugo, tadtarin man ang pinong-pinong katawan mo. Hindi mo mababayaran lahat ng kasamaan at kasinungalingang ginawa mo sa pamilyang ito, Vivian. Isa kang halimaw, kaya dapat lang magdusa ka. Galit na wika ni Mommy dito. Hindi naman nakaimik si Vivian at patuloy lang sa pag-agos ang luha sa mga mata. Umalis ka na. Kausapin mo magaling na aman anak mo. Payag man kayo hindi sa mga kondisyones ko, walang mawawala sa amin. Kayo may kailangan sa amin, kaya matuto kayong sumunod sa gusto namin. Galit na wika nito, sabay turo ng pintuan palabas. Yukong-yuko naman si Vivian at dahang-dahang naglakad palabas ng mansyon. Parang naupos na kandila na muling napaupo si Mommy. Alam ko masakit din dito ang dalang balita ni Vivian. Napamahal na din sa amin si Michael dahil kaming nagpalakat nagbigay ng pangangailangan nito. Pero since na binabawi na ito ng sariling ama, wala na kaming magagawa pa kung hindi ipaubaya ito sa kanila. Nasa tunay na mga magulang nito ang kaligtasan niya. Gustuhin man naming tumulong, pero kung hindi naman sila pumapayag sa aming mga kondisyon, ano pa nga bang magagawa namin? Arthur, gusto kong malaman kung totoo ba ang mga sinasabi ni Vivian kanina. Napamahal sa amin ang bata, kaya naman hindi namin kayang pabayaan siya. Nakikiusap na wika ni Mommy sa akin. Saglit naman akong nag-isip at saka tumango. Vivian's POV. Laglag ang aking balikat nang lumabas ng mansyon ng mga Vargas. Wala akong ibang mahihingian ng tulong para sa sakit ng anak ko. Kung bakit naman kasi masyado matigas ang ulo ni Herman. Hindi naman niya pala kayang ibigay lahat ng pangangailangan ni Michael. Ang lakas na loob na ipagsigawan sa lahat na siya ang ama ng bata. Kung hindi sana ito umisena, wala sana ako ngayon sa ganitong sitwasyon. Nagbubuhay rin na pa rin sana ako sa mansyon ni Arthur. Napagpasyahan kong bumalik na lang ng ospital kung saan ako confined pa rin si Michael. Agad na tumulong luha sa aking mga mata nang titigan ko maputlang balat ng anak ko. Alam kong nahihirapan na din ito sa kanyang sakit. Ang bilis bumagsak ng katawan nito. Hindi ko alam kung saan kukunin ang perang pampagamot dito. Mukhang wala ng pag-asa pang matulungan kami ng mga Vargas. Galit silang lahat sa akin dahil sa mga nagawa kong kasalanan. Galing sa private room si Michael pero napilitan kaming lumipat dito sa ward ng ospital dahil wala na kaming pambayad. Maputla pa rin ang balat nito at hirap sa paghinga kaya kinabitan niya ito ng oxygen. Kung bakit naman kasi naubos lahat ng kayamanan na iniwan ng pamilya ko. May mga alahas akong bigay dati ni Doña Alicia pero hindi ko ito pwedeng kunin dahil pinagbawalan na akong umakyat ng kwarto. Yun pa naman sanang sadya ko kaya ako napilitang bumalik doon pero malabo na talaga na muli ako makapasok ng mansyon. Alam kong lalo nilang hihigpitan ang security at huwag akong papasukin. Na bankrupt ang aming family business mula nang namatay ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente. Dahil wala naman akong experience sa pagpapatakbo ng negosyo, agad itong nalugi at nagsara. Sa bagay, wala naman akong ibang ginawa noon kung hindi ang lumustay ng pera ng kumpanya. Nagbuhay rin na ako't hindi ko na naisip pa ang bukas. Tinatako kasi sa isip ko na habang buhay maging sa akin si Arthur. Kapag tuluyan kasing maging asawa ko to, tsak na mamumuhay akong masagana habang buhay. Hindi ko na po problemahin pa ang pera kahit kailan. Wala akong balak na seryosohin si Herman. Aminado akong ito ang pumapawi sa init ng katawang nararamdaman ko, pero hindi ko akalaing halos mabaliw na pala ito sa akin. Kung kailan na sa ayos ng lahat, saka naman ito gumawa ng gulo. Katulad ko, bankrupt na din to. Wala ni kahit isang kusing na pera ang naiwan mula sa mga negosyo nito. Tuluyan na ding nagsara ang restaurant business nito. Milyon-milyon ang naiwan na utang sa bangko, kaya pati sariling sasakyan at kondo ay hinila na ng bangko.
Mahirap pa kami sa daga ngayon. Pareho kaming walang pera. Walang trabaho, tigit sa lahat, walang matitirhan. Nasa malalim akong pangmumuni-muni na may biglang may humawak sa aking balikat. Gulat ako na palingon dito. Si Herman lang pala. Namumulang mga mata nito't pilit akong hinihila palabas ng ward. Nagtataka na papatingin na din sa amin ang ibang mga pasyente at bantay. Wala na akong nagawa pa, kundi ang magpatianod sa gusto ni Herman. Sinulyapan ko muna si Michael bago tuluyang lumabas ng ward. Kamusta ang pakikipag-usap mo sa mga Vargas? Agad na tanong ito na makarating kami sa labas ng ospital. Nandito kami sa medyo tagong bahagi at malapit sa parking area, kaya walang masyadong dumada ang tao. Isa pa, madilim na din dahil halos alas 7 na ng gabi. Gusto nilang tumulong, kaya lang may kondisyon. Gusto nilang makuha ang kustudiya ni Michael. Kailangan natin siyang ipaubaya sa kanila kapalit ng pagpapagamot sa kanya. Sagot ko dito. Nakita kong pagtagis ng mga bagang ni Herman. Ang lalong pagtalim ng titig nito sa akin. Tangina, ang dami naman nila arte. Diretsahin na lang kasi nila tayo. Kung ayaw nilang tumulong, eh di wag. Ang dami pang dakdak eh. Galit na sagot nito sa akin. Pero Herman, pwede naman tayong pumayag sa gusto nila. Para sa kaligtasan ni Michael, pwede muna natin siyang ipaubaya sa kanila. Wala tayong magagawa sa ngayon. Hindi naman natin pwedeng hayaang mamatay ang bata nang wala man lang tayong ginagawa. Sagot ko dito. Agad ko namang naramdaman ang paglagapak ng palad ni Herman sa aking pisngi. Tulala ako na patiting dito kasabay ang pag-uunahan sa pagtulo ang luha sa aking mga mata. Huwag mo kong turuan sa kung anong makakabutit hindi sa anak ko, Vivian. Matagal mo siyang ipinagkait sa akin, kaya wala kang karapatang sabihin sa akin ng mga bagay na yan. Galit na sagot nito. Hindi ako nakainik. Yaman nga lang at hindi ka nakagawa ng paraan para makahingi ng tulong sa mga lintik na Vargas na yun. Mabuti pang akong gumawa ng paraan. Galit na wika nito, saka ako iniwan. Naiwan naman akong naguguluhan. Bumalik naman agad ako sa ward kung nasaan si Michael. Muli ko itong binantayan. Napaluhan na lang ako sa sitwasyon namin ngayon. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako magiging matatag. Magsisiman ako sa mga lahat ng mga kasalanan ko, mukhang huli na. May sakit ang anak ko't kung hindi kami makakahanap ng pera para pampagamot dito, baka tuluyang mawala sa akin si Michael. Hinawakan ko ng aking tiyan, nakakaramdam na din ako ng gutom. Buong araw na pala akong hindi kumakain. Nakalimutan ko ng lagyan ng laman ang aking tiyan dahil sa kakaisip kong paano na kami ngayon ni Michael. Isa pa, wala din akong kapera-pera. Hindi ko alam kung anong kapalaran na naghihintay sa amin ngayon. Nakayukyuk ako sa hospital bed ni Michael nang may kumalabit sa akin. Nang tingnan ko kung sino ay nakita ko si Herman. Ngunitian ako nito kaya nagtataka ako sa kinikilos nito ngayon. Kung kanina kasi halos manggalaiti ito sa galit, ngayon ay parang nasa mood ito. Hinawakan niya pa sa ulo si Michael at saka hinaplos. Kumain ka na ba? Tanong nito sa akin. Napailing naman ako dahil sa totoo lang, kanina pa ako nagugutom. Bigla ako nitong inabutan ng 1,000 papel kaya puno ng pagtataka ako na patitig dito. Kumain ka na muna, pagkatapos balikan mo ka dito. May importante ako sasabihin sa iyo mamaya. Sagot nito sa akin. Tumango ako sabay abot ng perang binigay nito sa akin. Agad akong lumabas ng ward at nagmamadaling naglakad palabas ng ospital. Buti na lang at may malapit na fast food chain dito sa ospital, kaya naman doon na ako dumiretso. Agad ako umorder ng 2 pieces chicken at extra rice saka soft drinks. Lalo ako natakam ng maamoy kong aroma ng pagkain dito sa loob ng fast food, kaya naman na makuha kong aking order ay agad ko itong nilang takan. Wala na akong pakialam pa sa paligid, bastang gusto ko lang ay kumain ng kumain para mapawi ang gutom na aking nararamdaman. Pagkatapos kong kumain ay agad akong bumalik ng ward. Naabutan ko si Herman na pinagmamasdan ang mukha ni Michael habang natutulog. Parang kinulot ang puso ko sa nasaksihan. Mukhang mabuting ama naman si Herman sa anak namin na siyang labis kong pinagpapasalamat. Mabuti naman at nakabalik ka na. Binilin ko na siya sa nurse. Sila na munang bahala kay Michael ngayong gabi. Sumama ka sa akin dahil may pupuntahan tayo. Seryoso nitong wika nang mapansin itong presensya ko. Saan tayo pupunta? Nagtataka kong tanong dito. Tinitigan muna ako nito bago binali ang paningin sa anak namin. Maghahanap ng pera para maipagamot si Michael. Hindi ko na kayang makita pa siyang nahihirapan. Nakausap kong doktor niya. Kailangan niya na mag-undergo ng chemotherapy.
Kailangan ng may isagawang bagay na yun dahil kapag patagalin pa natin lalong lilit ang chance para gumaling siya. Hindi ko kayang makita siyang unti-unting pinapatay ng sakit. Kaya Vivian, magtulungan tayo. Kailangan natin makahanap ng pampagamot ni Michael sa kahit anong paraan. Seryoso nitong sagot sa akin. Napatango naman ako. Lumapit muna ako sa higaan ni Michael saka ko ito hinalikan sa noo. Pagkatapos ay sumama na ako kay Herman. Nagtataka pa ako nang dalhin niya ako sa parking area at nakita ko na may naghihintay sa amin na sasakyan. Takot man, pero wala na akong magawa pa ng sanya-sana ko ni Herman na sumakay na. Lalong bumuha ang pagtatakat agam-agam sa puso ko nang makarating kami sa isang kilalang hotel. Hindi ko alam pero parang dinadagaan na sa kaba ang puso ko. Hindi na muna ako umik at tahimik na sumama sa kanya hanggang sa makapasok kami sa isang hotel room. Pagdating sa loob ay saka ako nagkaroon ng boses para magtanong kung anong ginagawa namin dito. Ang alam ko kasing walang pera si Herman para maka-afford na magbayad sa isang mamahaling hotel na tulad nito. Anong ginagawa natin dito? Akala ko ba wala kang pera? Pero bakit magawa mo pa rin nag-check-in sa ganitong kagandang hotel? Nagtataka kong tanong dito. Nakita ko pagsilay ng ngiti sa labi ni Herman. Kinabahan ako. Diba, sabi ko kailangan natin kumita ng pera. Ito na yun, Vivian. Huwag kang mag-alala, madali lang ang gagawin mo. Pero bago yan, maligo ka muna. Ang dumi mo na kasing tingnan eh. Maglinis ka ng katawan mo at siguraduhin mo na sa paglabas mo sa banyo na yan, fresh na fresh ka na. Nakangisi nitong utos sa akin. Takang-taka naman akong tumitig dito. Sige na, maligo ka na muna. Alam mo ba na sa rakat na to, kaya na natin ipakaya mo bukas na bukas mismo si Michael? Kaya huwag ka na mag-inarte pa. Bilisan mong kilos mo dahil naghihintay na sila sa atin. I mean sa'yo, wika nito sa akin. Kahit puno ng agam-agam sa aking isipan, ay wala akong nagawa kung hindi sumunod sa gusto ni Herman. Agad ako naligo kahit papano ay nakaramdam ako ng ginhawa nang tumapat ang pagod kong katawan sa shower. Sobrang nag-enjoy ako sa pagliligo at hindi ko na namalaya ng oras. Narinig ko na lang na kinakatok na ako ni Herman dito sa loob ng banyo. Agad ako nagpunas ng katawan at sinutang bathrobe na nakita kong nakasampay malapit sa akin. Pagkatapos ay dali-dali kong binuksan ang pintuan ng banyo. Bumungad sa paningin ko ang naiinip na mukha ni Herman. Sorry, nag-enjoy ako sa paliligo. Agad na wika ko dito. Hindi ito umimik at naglakad papuntang kama. May kinuha itong paper bag at saka inabot sa akin. Magbihis ka na, hinihintay na nila tayo. Mag-start na daw ang shooting. Wika nito sa akin sabay abot ng paper bag. Nagtataka naman ako napatitig dito. Ano shooting? Hindi kita maintindihan, Herman. Ano ba kasing racket to? Tanong ko dito. Muling bumalik ang nararamdaman kong pangamba. Parang may hindi magandang mangyayari ngayong gabi. Magbihis ka na, Vivian. Bilisan mo. Ipapaliwanag ko sa iyong gagawin mo mamaya. Huwag kang mag-alala. Kayang-kaya mong gawin ang bagay na to. Sagot nito sa akin. Tinitigan ko muna ito sa kapahablot na kinuha ang paper bag sa kamay nito. Muli akong pumasok ng banyo. Nanlaki ang mga mata ko kung anong klaseng damit ang nakalagay dito sa loob ng paper bag. Hindi ako makapaniwala at bigla akong pinagpawisan ng malamig. Sino ba naman kasing tanga ang magsusot na ganitong klaseng damit? Halos labas na ang buo kong kaluluwa sa style pa lang. Parang pinagdugtong-dugtong na sinulid ang kulay pulang costume or damit ba? Hindi ko alam kung may matino pa bang tao na kayang magsuot ng ganito ka-daring na damit. Talo ko pang nagtatrabaho sa mga kabaret kapag maisuot ito. Nainis ako muling lumabas ng banyo habang hawak-hawak kong kapirasong tela. Anong ibig nitong sabihin, Herman? Galit kong tanong dito, sabay hagis sa hawak ko dito. Nagulat naman ito dahil sa aking ginawa. Matalim itong tumitig sa akin. Bakit man dami mo arte? Kanina pa sila naghihintay sa atin, Vivian. Ano pa bang mga kaartehan ang ginagawa mo? Galit na sagot sa akin ni Herman. Pagkatapos ay binito nito pabalik sa akin ang tela na gusto nitong ipasuot sa akin. Ano ba kasing racket to, Herman? Bakit hindi mo na lang ako tapatin? Sabi mo sa akin, ano klaseng trabaho gusto mo ipagawa sa akin? Galit na sigaw ko dito. Lalo naman nagdilim ang kanyang mukha. Inis akong hinawakan sa magkabilang balikat at saka ako hinatak palabas ng kwarto. Ano kayong kapalaran na naghihintay kay Vivian sa kamay ni Herman? Anong ipapagawa ng lalaki sa kanya para kumita ng pera pampagamot kay Michael? Makaligtas pa kaya ang bata sa nagbabadyang kapahamakan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.